Noong nabubuhay pa si Henry C. Sr., nadeklara siyang pinakamayamang Pilipino sa buong bansa. At ang kanyang estimated net worth ay umabot ng $20 billion. At alam naman natin na isa siya sa mga pinakamalaking negosyante sa kasaysayan. Pero marami hindi nakakaalam, nag-umpisa siya bilang isang maliit na negosyante. At ang dati niyang negosyo ay ang maliit na tindahan ng sapatos na ang pangalan ay Shoemart. Pero bago siya pumanaw, marami siyang naiwang business lessons at nakapag-share siya ng mga tamang mindsets paano palakihin ang negosyo. Ang isa dyan at ang isa sa pinaka-importante ay ang think big, start small, but move fast. Nasabi nga niya mga words ito sa isang interview nung nabubuhay pa siya. Don't be afraid to think big, start small, and move fast. If you don't do that, others will just be ahead of you. So dapat pala kahit maliit lang ang negosyo nating umpisahan, huwag tayong matakot mag-isip ng malakihan. At syempre kahit maliit lang ang ating negosyo at marami tayong naiisip ng magandang idea, kailangan nating gumalaw ng mas mabilis para masakatuparan ang magandang ideas na naiisip natin. Ang isa pa sa kanyang business lesson ay ang be ambitious, set a long-term vision. Kahit nga daw maliit na negosyo lang na itayo mo, dapat talaga mangarap ka magiging malaki ito. At dapat ang vision mo at saka plans ay hindi dapat pang 6 months lang or pang 1 year lang. Dapat daw 5 years ahead ka. Or dapat nakikita mo ang situation ng negosyo mo 5 years from now. At ang isa pang business lesson na tinuturing natin pinakamahalaga ay ang work hard. Which is napaka-logical talaga dahil no matter how good your plans are, if you don't work hard, these plans will be nothing. Yan ang isa sa mga sinagot ni Henry C. Sr. sa kanyang interview. At ng katunayan dyan, tinuruan ni Henry C. Sr. ang kanyang mga anak na maging hardworking. At hindi kagaya ng mga ibang malalaking business na pag-aari ng mga pamilya na nalulugi pagdating ng araw dahil ang second generation or third generation ay hindi na mga hardworking. At pinahalagahan ni Henry C. Sr. ang pagtuturo sa kanyang mga anak na maging hardworking kahit sila ay mayaman na, para hindi mag-fail o para hindi malugi ang kanilang mga negosyo. At yan mga kakwentuhan ang ilan sa mga pinakamahalagang business lessons at tamang mindsets na iniwan sa atin ni Henry C. Sr. Kapag in-apply natin ang mga ito sa small business natin, malaki ang chance natin na lumaki rin ang ating negosyo. Kaya sa mga kapwa ko, small business owners, good luck sa inyo at kita-kita ulit tayo sa susunod na kwentuhan.